Hi peeps! So today I decided na mag-create ng isang fresh makeup look. So if you're interested, let's do it na. So first off, make sure na meron kayong malinis na face and then patungan nyo na ng moisturizer. Oh, sab-sab talaga. Pag nagmo-moisturize ng mukha. Ayan. Make sure na well-moisturized yung inyong face. So, kapag na-absorb na ng skin nyo yung moisturizer na nilagay nyo, proceed na tayo sa concealer. Hindi na ako gagamit ng foundation or BB cream kasi wala lang para hindi heavy. Concealer kasi para matakpan yung dark circles ko, yung dark under eyes. Para matakpan yung puyat mo, kakastok mo sa taong di ka naman gusto. Charot! Charot lang. Hindi yan. Para hindi ka mukhang pagod, yan yung secret para magmukhang fresh and para magamit mo rin siya everyday. Pasensya na po sa aking dark pimple marks dyan. Kakagaling lang kasi yung pimple na yan, so medyo visible pa siya. Yan. Then after that, I used a sponge para ma-blend. This is just a random sponge na nabili ko. Hindi ko na nga tanda kung saan ko nabili, pero yan. Yan. Blend. Parati ko na kasing gamit yung kay Miss Anna Kai na sponge. Eh, baka sa kaka-wash ko, kakagamit ko, syempre lalabhan after, baka masira na siya. Gusto ko pang ma-prolong yung buhay nun kasi ang ganda nun sobra. Hi, Ate Anna Kai! Ayan, then after ko po ma-blend yung concealer, magkikilay na ako. Ayoko po na sobrang lakak kapag pa-fresh lang yung makeup kasi ang dating ng fresh, di ba, parang light makeup ka lang, wala ka masyadong nilagay, parang mukhang natural at saka mukhang hindi ka pagod. So I don't want it to be super heavy. Yan. Fill inan ko lang yung mga gaps. After ka magkilay, magbablush na ako para nakaka-fresh na. Matagal na sa akin to, as in look, burado na rin yan. Ito yung Everblend Lip and Cheek Stain. Ayan, super pretty rin nito kasi mura lang pati ito tsaka nagtatagal. Nakakabuhay talaga siya ng aura kapag may blush ka na kasi mukhang healthy yung skin. Lagyan ko lang din dito sa may ilong. Para hindi mukhang naputol yung brush kasi kung dito lang tsaka dito, tapos dito wala. Parang di pantay. Tsaka yung mga junk blush, diba? Yan. Or sun-kissed, yan. Sun-kissed na lang kasi di naman tayo umiinom. Kung feel nyo lang i-enhance yung nose bridge nyo, ayan, mag-nose contour kayo. Pero kung meron na kayo naturally, edi good for you. Well, ako, enhance ko kasi para magkaroon siya ng konting tangs. Weh, ayan, wait lang. Konti lang as in. For this type of look, konti lang. So yun, sorry guys, dumating yung order ko sa Lazada nung 11:11 na air darts. Ayan, dumating siya, sorry. Yun yung tumawag kanina. So, balik na tayo sa makeup tutorial. Ayan, after ko mag-blush and nose contour and all that stuff, powder na ang aking gagawin. Set ko lang yung aking buong face kasi po, I have oily skin.
pag hindi ko sinet yan, maya-maya ay lapot na ako. So, set. Lapot as in lapot, hindi dewy. Well, actually guys, dito lang ako sa T-zone oily, pero sa ibang parts ng face ko, ano, normal naman siya. Hindi naman din siya dry, normal. Hindi siya naglalapot. Dito lang mostly talaga. Konti dito, tapos feeding dito. Yan, dyan lang. Dyan lang din ako nagbablot kapag halimbawa nasa school ako, tapos oily-oily na. Yan, dyan lang. Lagay ko na ito sa neck, yung excess. Yan, diba na set na? And then after that, nalagay akong highlighter. Dati ayaw ko mag-highlighter kasi since oily skin na ako, hindi masyadong okay pag nag-highlight, mas lalong dumadagdag yung itsura na lapot ka. Pero na-realize ko na pwede naman ako mag-highlight sa mga parts na to kasi nga hindi ako oily dyan. As in, parang glow lang siya kapag after a long day, mukha lang siyang nag-glow. Pero kung dito guys, grabe yan. So, sobrang maglalapot yan. Kaya hindi ko na nilalagyan dyan ng highlighter. Dito na lang. Yan. Para at least kahit pa paano, may glow and mukha pa rin fresh. Di ba? Mukha pa rin good, ano, healthy skin. And the next ay siset ko lang po ang aking kilay kasi para hindi siya gagalaw sa buong araw, dun lang siya. Saka para magmukha siyang bushy brows. And lip tint. Alam niyo guys, yung ginamit ko pang blush, lip tint ko na rin to. So, yan. Hindi nga lang siya kasing dark red katulad ng ibang lip tints na favorite ko. Yung isa kong ganito, dark red yon, bloody red, I mean. Mas gusto ko kasi yung mga bloody red na lip tints. Pero kung nagtitipid kayo at yan lang naman ang lip tint na meron kayo, why not? Yun naman talaga purpose niya, for cheeks na and for lips. Yep. More on pink side kasi to eh. Share ko lang din sa inyo itong Tony Moly na lip tint. Order ako sa Shopee nitong Tony Moly na lip tint in the shade red number 2. Sobrang pretty niya. Kung mahilig kayo sa mga dark red and bloody red na lip tint, you will love this. Ngayon ko pa lang ito matatry kasi sobrang sikat na nito dati pa. Ngayon lang ako nagkaroon ng opportunity na makabili. So yun, gamitin ko lang siya. Ganda. Pareho ko na itong favorite nung Everblena na I forgot yung shade, pero yung ginamit ko sa mga past videos ko yun. Pero since, ano, wala naman akong ganap ngayon just for this look, lagyan ko na rin tong bridge ko para medyo tumamos. Para mas magmukhang fresh, yung mata talaga minsan yung nagdadala niyan. Mag-curl tayo ng lashes and maglagay ng mascara. So yun, wait lang. Hindi ako araw-araw nagmamascara guys kasi nagsasmudge. Though itong favorite ko na mascara na to, hindi ko nagsasmudge kahit mainit. Pero ayoko lang, wala akong time maglagay sa umaga. Tsaka magdudugit looking lang din naman ako after the whole day sa school. So, wag na lang. I'm in chat, sorry. Pero sa mga mahilig magmascara, ayan, lagay tayo ngayon. Baka may natanggal. And then, this is my favorite mascara, yung sa Cover Girl. Masurprise ako nito, kasi di ko, akala ko katulad lang ito ng ibang mascara na natry ko sa ibang brands na after the whole day, magiging nandito na sila. So, mas mukha ako nagmamukhang panda, mas mukha ako nagmamukhang pagod. Ay, manichat ulit, sorry. Ah! Wait lang! Ay, na sige, ano na. Yan, look. Diba, mas humaba siya compared dito, wala pa itong mascara. Tapos ang maganda dito, meron itong mga parang siyang sukulay, hindi siya yung typical na spiral na mascara one. Parang siyang sukulay, sinusukulay niya yung hair ng eyelashes mo. Look at my eyelashes guys, diba? Oh, nabuhay na yung mata. Then after nyan matuyo-tuyo, kinukuril ko pa ulit siya isang beses. Pero be careful lang kasi, isang pag hindi niya siya masyadong matuyo pa, pwede yung sumama dito, so be careful. Pero ako, sanay na ako mag-bubble curl. Yes. Dandahan-dahan niyo siya i-release. Yee!
Ang flirty na ng eyes na. So guys, that's it for today. So don't forget to like and share this video and subscribe to my YouTube channel. Comment din kayo kung ano pang videos yung gusto nyong makita sa channel ko and kung ano mang challenge yung gusto nyong gawin ko. Gusto ko rin yun eh, kasi mukhang fun. So yun. Bye! See you on my next video.